na lead? Lead, pang-apat. Okay. And this one is your favorite? You can say it? Lahat, ano ba? Pili lang isa. Kasi lahat favorite ko nung time na yon. Pero yung pinaka-favorite ko ngayon, yung bula. As in, feeling ko magiging all-time favorite ko na siya. Okay. Ito na lang. Sige, I'll rephrase the question. Saan mo mas na-feel na isa kang actress? Ay, wait lang, hirap. Kasi sa babaeng namawala, syempre, feel na feel ko na artist ako kasi binigay sa akin yun. Pero dito naman, sobrang feel ko din na artista na ako kasi parang feeling ko nabigyan ko ng justice yung role. As in, wala akong naging, anong tawag doon? Regret nung pagkatapos namin i-taping. Dito sa... Kasi nung pagka-uwi ko, sobrang satisfied ako sa... So yung pinanood mo kanina, wala kang sinabi sana ginanito ko, ganito wala? Wala. Sobrang na-enjoy ko yung movie. Pero dito ba parang nasabi mo na nag-improve ka na yung acting? Dito? Oo. Dito, sa bula. Kasi kami masasabi talaga namin. Oo, oh, okay. Ayaw mo dito. Yung range mo na lang, kapakalawak mo. Na, pang-best actress actually. I love the last scene, no joke. I love the last scene. The reveal scene. Excited kami just in case na since pariyo kay Giorgio, may showdown kaya ni ano, Angelica. Kami ni Angie, you? Sa movie, di ba? Oh. Oh my God, sana makasabay ako. Kaya mo naman, kaya sa pinakita mo doon. Kaya. May chika kami. Crush mo sa'yo. Crush ko siya nung shoot. Ngayon, hindi na. Ngayon, okay na. Tapos na eh. Tapos na yung movie. So, tapos na din. Ay, break na agad? And then, sobrang naging crush ko siya nung shoot. Tapos, sobrang caring niya. Sobrang gentleman niya. Tapos, ewan ko, marupin niyo ko. Ang galing niya lang talaga makipag-usap sa girls. Para alam na alam niya yung mga dapat. Ano feeling ng first kiss? First kiss niyo, ligas? Nung first kiss namin, sobrang okay. Pero galing kasi ako sa COVID noon. So, hindi masyado. Hindi masyado binibigay. Siyempre, nag-iingat din si Gab. Kasi kakanya yung team ko lang. Hindi masyado matagal yung mga sun. Pero naramdaman ba kung saan ang Pilipinas? Hindi ko alam. Hindi. Oh, game. Ikaw, hindi kasi ako na siyang tanungin sa Loxin kasi feeling ko wala na lang yun kay Ayane. Wow. Pero anong feeling this time yung Loxin mo crush mo? Siyempre nakakahiya kasi parang nagiging ano ka, sobrang self-conscious. So, ano, nakabahan ako. Tapos ano, isang beses, sabihin mo na. Isang beses kasi na-allergy ako sa food. So, uminom ako ng sobrang taas na parang anti-histamine. So, groggy na ako. Sinamin sa laundry. Ay, oo, yung continuation. So, sobrang groggy na ako doon. So, nasungitan ko si Gabo. Behind the scenes. Nasungitan ko, sabi ko, ano ba? Kasi ano, parang sobrang nalala nung effect ng gamot. Parang hindi ko na maramdaman yung sarili ko. Parang minaman ko yung katawan ko. Parang gusto ko nila matagal. So, sabi ko sa kanya, ano ba? Bakit kailangan sumabit ng lips mo? Kasi, sumasabi. Sabi ko, acting lang, di ba? Anong reaction niya? Nag-sorry siya sa akin. Kasi kinabangasin, kinausap niya ako. Sabi niya, sorry na ako sa akin niya. Pero, okay na ako eh. Sabi ko sa kanya, sorry din kasi ano, feeling ko dahil si Gabon. Kasi sobrang inaantok na ako. Last scene din kasi. Pagpapang mo picture mo, naalis na. Sige. Go direct, sobre ko pa ba? Sabi ko, gusto ko. Para minus sa atin. Congrats, direct! Thank you. Was there a time na? So parang ano, naging sensitive ka nung time na yun? Sobra. As in, pagkatapos nung scene yun, sabi ko pa nung sa PA ko. Gusto ko na matulog. Eh kasi yung PA ko, kasi may hawak ng damit. So, bumunta ko din sa... Pagkatapos nung scene yun, nagtago ako din sa PA. Tapos yung PA ko,
hinahanap ko na agad. Sabi ko, kailangan ko na yung dad. So parang gusto ko na sabi ko mag-. Pero as in, sobrang nahiya ako na yun na sumitan ko na. Kasi, sa isang interview ni Ray Pumalo sa isang leading lady ni Gab Lagman for the movie Crush Kung Fu, ni-reveal nung leading lady, I'm not sure if napanood mo, na medyo na, nararamdaman daw niya na medyo affected si Gab doon sa scene. So, hindi naman nangyari dito. Oh, was there a time ako, na? Ako, nararamdaman ko na affected ako sa scene. Ay, ikaw! Wow. Bakit? Kung tinabla? Yung sina yun, before pa yung ano, yung salon. So, affected ako dun sa room. Kaya nga natanggal yung ano. Ito ba yung ikaw yung nag-on-top sa kanya? Yeah. So, you find him yummy? Totoo naman, di ba? Ay, wow! Parang hindi naman totoo kung hindi. So, was there a time na naramdaman mo na nag-get-away siya sa scene, o hindi ko talaga alam na-turn-on siya kung nakikiri-away siya kasi ako talaga yung nakikiri. Grabe, as in, alam first time. Were you honest to him? Na? Oo. Nasabi ba yan sa kanya? Surprise! Napanood na niya. Anyway, that's fine, that's fine. Sinabi mo sa kanya na? After? After. Hindi pa. Pero sa parang yung maging reaction niya. Kasi baka sabihin niya, as professional. Wow! Hindi, honest pa lang. Hindi, honest pa lang. Wala naman. Wala masama ka naman ito, di ba? Mabilis lang. Kasi since I love series. Take one lang. Saan nga naman mo take two? Pwede mo, pwede mo sabihin na in character ang babaeng nawawala sa sarili. Pero sa tingin mo ba, di ba kayong friends kayo ni Gab, sa tingin mo ba pwedeng mag-level up yung relationship? Depende. Depende kung ako yung type niya. Okay. Uy, grabe naman yung mga tanong nyo. Piling mo ba meron siyang... May kamukha ka atang ex ni Gab. Meron siyang girlfriend? Kailan na lahat ng ex? Piling mo ba meron siyang girlfriend? Piling ko wala kasi nung siyempre nasa set kami, hindi siya busy sa pool. Wow! Abs. Akala ko yung tinanggal yung... Oh. Hindi, parang comments. Hindi ko nakita eh, so hindi ko alam. Okay. Sayang naman. Sa dapat plaster tinanggal. Anyway, sige. Nilalamig na siya yan sa mga pero, natin. Pero yung kamusta yung status nyo ay nagab? Sa tingin mo, Friends, friends kayo? Or... Friends pala. Same number manager. Sayang, sana pala inalam ko yung address. Oo. Kagaya nung laundry sa movie, ikaw ang nagkakit. Oo. Hindi, nagka-boyfriend ka na ba? Hindi pa. Kawalan nila. Yung pinaka-biggest place. Bakit? Bakit? At your age, ilang taong ka na ba? 20. Oh, 20, o di ka pa nagkaka-boyfriend. Bakit? Hindi, parang feeling ko, hindi pa ako ready. At hindi ko sila ready. Ayoko kasi manaki. So parang feeling ko, masasaktan lang sila kapag nito ko sexy ako. Tapos ginawa ko sila. Mm-hmm. Oh, talaga? You think it will be a challenge? Mm-hmm. Because of the rules that you answer. Sa tingin mo. Pero may mga suitors. Parang eh. May mga nagpapalam, pero hindi talaga ako nagpapaligaw kapag walang chance or kapag ayaw ko. Kasi parang feeling ko, syempre ako, ayaw ko din naman nang magsasayang ng oras. So sinasabi ko sa kanila, kapag ayaw ko, sabihin ko talaga na hindi. Kasi syempre masasayang ng oras nila tapos di ko naman sasagutin. Yeah. Gusto ko siya ng titipin. Ng time and effort and, you know, pero kahit sabihin ko sa kanila na parang
ayoko pa, yung kapat ko. Sabi nila, sige friends. Tapos biglang pagkalabas, pagkababa ko sa lobby ng condo ko, ang daming gamit. Kasi ang daming pagkalabas. Ito, sasabihin ng Viva sa'yo. Bibigyan ka namin ng sexiest movie mo ever. Tapos pipiliin ka namin ng leading man. May it be Viva ka. I mean, the outside be. Pili ka ng tatlo. Sino? Tatlo? Siyempre na sa unang listahan ko si Joseph Marco. Bakit? Marco Gumabaw? Joseph Marco. Joseph Marco. Bakit si Joseph? Sobrang gusto ko siya kasi moreno. Tapos yung katawan niya, ang hot niya. Tapos pangalawa si Ian Benedict. Kasi yung ito ngayon. Pangatlo. Gablagman na lang ulit. Baka kay Joseph Marco, matablan ka na talaga ng todong-todong. Kay Joseph Marco, bata pa lang ako idol. Biba na rin natin siya. Biba na ba? Hindi ko sure. Parang hindi pa ba? Pero hindi malayo. Hindi malayo. So, isa din siya sa gusto mong barad. Anyway, ang isa lang naman yung ano kasi yung ibig sabihin ng barat. Meaning talaga na embody mo yung todo. Embody mo yung todo. Anyway, congratulations. Again, gusto namin yung last scene. Like honestly, ang reveal scene, I like. Although gusto din namin yung last scene, pero ganda yung last scene. Okay, ito yung sa lahat ng mga pelikula na gawa mo na tumatak sa amin. Thank you po. Thank you.